Napangiti si Vianna pagkatapos maalala ang pangyayaring yun noong high school siya. Katulad ng ibang mga kaklase niya, maalwan din ang pamumuhay na Liam. May farm at palaisdaan ang pamilya nito. Kapag nagbabakasyon siya sa San Rafael, ay hindi sila nagkikita nito. Sa Maynila pa nag-cross ang kanilang mga landas at sa very awkward pang sitwasyon. Alas 12 na ng hating gabi pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. She expected Rico to come to her apartment or even give her a call. Pero hindi yun nangyari. Alam niyang galit din ito sa ginawa niyang pag-alis. Pero kahit kailan ay hindi siya makakapayag sa nais ipagawa ng mama nito. Masamang masama pa rin ang loob niya kay Rico. Kung saan hahantong ang kanilang relasyon dahil sa nangyari ay hindi niya alam. Seeing Liam after so many years seemed to be a blessing in disguise for her. Kahit paano ay napacify ang pagbuhos ng kanyang mga emosyon at nakalimutan niya ang sakit na nararamdaman dulot ng gusot sa relasyon nila ni Rico. Bago siya tuluyang makatulog ay muli pa niyang binalikan ang high school days niya kung saan niya unang naramdaman ang pagpapahalaga sa kanya ni Liam. Ang kauna-unahang lalaking nakapagpatawas sa kanya at siya ring unang lalaking nagpaiyak sa batang puso niya. Ang buong akala niya ay nakalimutan na niya ang lahat ng yun. Hindi pa pala. Naalala niya ang mga pangyayari. Ano bang kinakagalit mo sa akin, Vianna? Ako na nga tong tumulong sa'yo, ikaw pang parang galit dyan. Sabi ni Liam kay Vianna. Nakalabas na siya ng campus nang bigla itong sumulpot sa tabi niya. Sasabayan daw siya nito sa paglalakad hanggang sa sakayan ng tricycle. Kausap ito ng kausap sa kanya pero hindi siya umiimik. Ano bang ginawa ko? Dapat nga pasalamatan mo ako. Kung hindi dahil sa akin, malamang hindi ka makakakuha ng long face. Tinatanong mo pa ako anong ginawa mo ha? Liam Lucas? Hindi ba't ginawa mo lang naman akong katawa-tawa sa gitna ng klase natin kanina? Inis na sabi niya rito, kaya niya nasambit ang buong pangalan nito. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na ingusan nito. What did I do? Bakit kailangan mo pang sabihin sa lahat na sinundo mo ako sa bahay? Kaya tayo parehong nalit. Ah, yun ba? Ginawa ko lang yun para mapatawa ko si ma'am. At hindi na niya masyadong pagtuunan ng pansin ang pagkakalit natin. Ginawa ko yun para na rin sa ating dalawa. Tila baliwalang sabi nito. Pwede ba, Lucas? Mula ngayon, tantanan mo na ako. Huwag ka nang lumapit sa akin kahit kailan. Lalo siyang nainis nang makitang ngumisi ito. Ano namang iningisi-ngisi mo dyan? Asik niya rito. Sinasabi mo ba, Vianna, na may gusto ako sa'yo? Kaya ako buntot ng buntot? Pilyong sabi nito. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Matagal na tayong magkaklase pero bakit ngayon mo lang ako pinapansin? At wala kang ibang alam gawin kundi buskahin ako. You mean may tampo ka sa akin? Kasi ngayon na kita pinansin, ganun ba? Naku! Nanggigigil na sabi niya. Maghanap ka na lang ng ibang makakausap! Sabi niyang binilisan ang paglalakad. Lumapit ako sa iyo ngayon kasi sa palagay ko, panahon na para sabihin ko sa iyo ang isang bagay na matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo. Sabi nitong binilisan din ang pag-agapay sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa narinig. Isang bagay na matagal na nitong gustong sabihin sa kanya? Ano naman kaya yun? Kinabahan siya. Napahinto tuloy siya sa paglalakad. Ano naman yun? Wala sa loob na tanong niya nang balingan niya ito. Now I got your attention. Sabi pa nito. Lumabas na naman ang perfect set of teeth nito. Nang ngumiti ito ng maluwang. Susuplahin sana niya ito pero naunahan siya nitong magsalita. First year pa lang tayo, nakita ko na kung gaano ka kasubsob sa pag-aaral. Ni hindi ka sumasama sa mga outings ng klase natin. Umiiwas ka rin sa mga happenings na walang kinalaman sa academic natin. Parang classroom at bahay lang ang mundo mo. Gusto ko lang ipakita sa'yo na hindi porke nag-e-enjoy ka, ibig sabihin ay napapabayaan mo na ang pag-aaral mo. Try to loosen up para hindi ka natutoksong nerd o weirdo. Napahinga siya ng malalim. Ang akala naman niya ay kung ano na ang sasabihin ito sa kanya. Bakit, Vianna?
Inaasahan mo bang sasabihin ni Liam na may gusto siya sa'yo? Tudyo ng isang bahagi ng kaniyang isip. Hindi ah, mariing tanggi ng isa. Eh ano naman sa'yo kumatawag akong nerd o weirdo? Sinasabi lang yun ng mga taong walang magawa sa buhay. Tulad mo. Magkasalubong ang mga kilay na sabi niya kay Liam. Alam ko na ngayon na hindi ka weirdo o out of this world. Dahil sa tuwing aasa rin kita, may nakahanda ka rin panlaban sa akin. Sinusupla mo rin ako. So I know deep inside you, may ibang personality ka na gustong kumawala. That's why I'm here. I'll help you loosen up a bit and act and enjoy being a teenager. Hindi yung bata ka pa eh, para ka ng manang. Abat! I'm doing you a favor, Vianna, believe me. Dagdag na sabi nito. Ha? No, thank you very much. Gawin mo na lang sa ibang magpapauto sa yung mission mo na yan. At kung iniisip mo yung ginawa mong tulong sa akin kanina, huwag kang mag-alala, babayaran ko yun. Hindi ako papayag na magkaroon ako ng utang na loob sa'yo. Paano mo mababayaran yung ginawa ko kanina? Sabi nito sa kanya. Hindi yun kayang bayaran ng pera, Vianna. A favor for a favor. Hindi agad siya nakaimik. Nag-isip siya. Okay, call. Kapag kuwan ay sabi niya. Sabihin mo kung anong gusto mong kapalit sa ginawa mong pabor sa akin kanina. I can ask for anything? Nakangising sabi nito. Himas-himas pa nito ang baba nito. Basta ipangako mong pagkatapos nun, tatantanan mo na ako. Anong naiisip mo? Papagawin mo ba ako ng book report mo? Sige, payag ako. Not too fast, Vianna. May naiisip akong iba. At ano naman yun? Gusto mong magpatulong sa paggawa ng research paper natin? Call! Nope. Eh ano nga gusto mo? Sigurado ka bang kahit ano gagawin mo? Paniniguro pa nito. Sinabi nang oo, basta wag mo lang akong gawin katawa-tawa sa harap ng mga kaklase natin. Out na rin yung gimmick na gagawin mo akong slave. Lumang style na yon. Don't worry, may iba akong naiisip. At ano naman yon? Be my girlfriend for 2 weeks. Diretsyang sabi nito. Natigilan siya. Parang bombang sumabog sa harap niya ang sinabi nitong yon. Ano? Sigaw niya nang makabawi. Nasisira na ba ng bait? Ang sabi mo, gagawin mo kahit anong iutos ko. Oo nga, pero... Huwag mo sabihing natatakot ka dahil baka ma-develop ka sa akin. Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Huli sa listahan ko ang pisikal na anyo ng isang tao. Gwapo ka nga kung masama naman ang ugali mo, hindi na lang. Parinig niya rito. Bakit ayaw mo pumayag sa gusto ko? Iba na lang ang ipagawa mo. Yun lang ang gusto kong maging kapalit. Bakit ba? Huwag mo sabihin sa akin na mahihiya kang mabasted kapag naligaw ka sa akin. Kaya gusto mo agad akong maging girlfriend. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob at nagawa niyang itanong yun dito. Wow! Hindi ko alam na ganyan pala kalakas ang fighting spirit mo, Vianna. Ikaw, magugustuhan ko? Pwede ba? Huwag mo nga ako laitin. Alam ko namang hindi ako maganda at hindi mo ako type. Ganun din naman ako, no? Ganun naman pala eh. So wala na tayong problema. Ayoko nga sa gusto mong mangyari. Mag-isip ka ng iba. Yun lang ang gusto ko. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Huwag mo lang asahang titigil na ako sa pangasar sa'yo. Bigla siyang napaisip. Sure ka na kapag pumayag ako, tatantanan mo na ako? Oo nga. Mabilis na sagot nito. Hindi mo na ako aasarin kahit kailan? Oo. Bigyan mo nga ako ng dahilan kung bakit yun ang hinihingi mong kapalit. To get rid of Joanna. Ha? She's starting to get on my nerves. She's acting like she's my girlfriend. Hindi naman. Kaya para matigil na ang akala ng marami na kami nga, magpapakilala na lang ako ng talagang girlfriend ko. Eh bakit ako ang napili mo? Wala namang ibang magbabayad sa akin ang utang na loob kundi ikaw lang. Ang labo mo? Bakit hindi ka na lang manligaw sa ibang babae? Marami namang nagkakandara pa sa'yo. Ayoko ng komplikasyon, kaya mas mabuti na yung ganito na lang. Alalahanin mo, malaki sana ang nawala sa'yo kung hindi kita natulungan kaninang umaga. Biruin mo, 60 points yung long quiz natin kanina. Kung bakit naman kasi nasabi-sabi pa niyang humiling ito ng kahit anong kapalit.
pero hindi niya maintindihan kung bakit tila may nararamdaman siyang excitement sa isiping magiging boyfriend niya ito sa loob ng 2 linggo. Kahit pangakunwari lang yun. Matagal-tagal din ang 2 linggong pagpapanggap. Pero 1 buwan na lang ay tapos na ang kanilang klase. Pwede na siguro niyang pagtiisan ang kakulitan nito. Pagkatapos naman nun ay hindi na sila magkikita nito. Kaya hindi na niya kailangang pumayag sa kondisyon nito. Ngunit iba ang nanulas mula sa kanyang bibig. Namalayan na lamang niya ang kanyang sarili na pumapayag sa hinihingi nitong kapalit. Sige, call. Sabi niya. As in, oo ang sagot mo? Paniniguro nito. Parang hindi ito makapaniwala. Oo na nga, huwag ka nang oo dyan. Yes! Tuwang-tuwang sabi nito. Para namang manliligaw niya ito na sinagot niya. Wish mo lang, Vianna. Sabi ng maliit na boses sa isip niya. Basta, sumunod ka sa usapan. Natatantanan mo na ako pagkatapos nito. Sabi na lang niya. Pilit niyang pinaglalabanan ang nararamdamang kilig. Oo, pangako. Okay, sabi niya. Tara na? Yaya nito. Teka, saan tayo pupunta? Gulat na tanong niya. Iahatid kita. Saan? Saan pa? Di sa bahay niyo. At bakit mo naman gagawin yun? Dahil mula sa oras na to, simula na ng pagpapanggap natin. Official na tayong mag-on. Napamaang siya rito. Wala na siyang nagawa nang igiya siya nito papunta sa terminal ng tricycle. Pagpasok ni Vianna ng araw na yon ay kakaibang tingin sa kanya ng mga kasamahan niya sa trabaho. Bawat madaanan niya ay parang pilit ang mga ibinibigay sa kanyang ngiti. Vianna, are you okay? Tanong sa kanya ni Anne, ang executive producer niya. Yes, I am. Nakakunot ang noong sagot niya. Lihim niyang itinanong sa kanyang sarili kung nakarating na ba sa kaalaman ng mga ito ang tungkol sa problema nila ni Rico. 1 linggo na silang walang communication ng nobyo. Malaki na ang tampo niya rito. Dahil hindi man lamang ito gumagawa ng kahit anong hakbang para magkausap sila. 3 beses din silang nagkasalubong sa lobby. Pero nag-iwasan sila na parang hindi sila magkakilala. Hindi tuloy niya malaman kung tinapos na ba talaga nito ang kanilang relasyon. Aaminin niyang nasasaktan siya sa inaakto nito. Pero nag-iipon pa siya ng sapat na lakas na loob para siya ang unang kumausap dito. Hangad niyang maging malinaw na sa kanila ang lahat. At hindi yung nangangapa siya sa damdamin nito. Umaasa siyang gugustuhin pa rin ito na maayos ang kanilang relasyon. Natatawagan siya nito o kaya ay pupuntahan sa kanyang apartment. Ngunit 1 linggo na siyang tinitiis nito. Gusto ba nitong ipaabot sa kanya na hindi na talaga nito nagustuhan ang pag-alis niya? At ang hindi niya pagsunod sa utos ng mama nito? Are you sure, Vianna? Paniniguro pa ni Anne sa kanya. What should I be? Bumuntong hininga ito bago nagsalita. Just take it easy, Vianne. Vianne ang tawag sa kanya ng mga taong malalapit sa kanya. Don't be hard on yourself. Kaya pala nitong mga nakalipas na araw parang wala ka sa sarili. Anyway, nandito lang kami at nakasuporta sa'yo. Wika nitong nginitian siya at tinapik sa kanang balikat. Hindi siya nakapag-react at nakapagtanong dito dahil may tumawag na rito. Dire-diretso na itong pumasok sa kanilang opisina. Sumunod siya rito. Nakita niya roon ang kasamahan at ang kaibigan niyang si Pinky. What is happening here? Tanong niya rito. Ibinaba niya sa ibabaw ng mesa ang kanyang bag at ang dalang 1 basong kape. People are giving me a strange looks. Tapos si Anne, hindi ko maintindihan kung anong sinasabi niya. Pinky, do you know what's happening? Nawi-weirdan ako sa mga tao rito. You mean, you haven't seen it yet? Gulat na tanong nito. Napuna niya na para itong nanlulumo. What? The latest ratings? Mababa pa ang rating ng show natin ngayon? Clueless pa rin na tanong niya. Iniabot nito sa kanyang 1 dyaryo. What's the... Hindi niya na ituloy ang pagtatanong nang makita niya ang larawan ni Nariko at Wilma na nagsasayaw sa 1 disco bar.
Back to the old girl? Nakasulat yun in bold letters. Tunay't sagot kuha ang litratong yun. Parehong kilalang tao si Nariko at Wilma, kaya eskop yun sa kahit sinong reporter. Halata ring inihabol ang artikulong yun sa imprenta ng araw na yun. Pinasadahan niya ng mabilis na basa ang artikulo. Mukhang nagkabalikan na raw si Nariko at Wilma. Paano na raw ang napapabalitang nobya ni Rico na kung hindi nagkakamali ang reporter ay head writer sa istasyong pagmamayari ng pamilya ni Rico? Obviously, siya ang tinutukoy ng reporter. Poor girl. If his head writer would see this picture, she, herself, could tell that Rico still has the hots for his ex-girlfriend. Or should I say, current girlfriend now? Nangihinang napaupo siya sa silya pagkabasa sa huling pangungusap na yun. Nakaalala agad sa kanya si Pinky. Hinagod-hagod nito ang likod niya. Nag-init ang sulok ng kaniyang mga mata. Habang hinihintay pala niya si Rico upang makipag-usap at makipaglinawan sa kanya, abalang-abala naman pala ito kay Wilma. Hindi pa man opisyal ang kanilang paghihiwalay, hayo na tumambad na sa kanya ang balitang yun. Nagmukha siyang mababa at kaawa-awa. Noon niya na-realize kung ano ang ibig sabihin ng mga ipinukol sa kanyang tingin ng mga kasamahan niya. Naaawa ang mga ito sa kanya. Marahil ay iniisip ng mga ito na baka nabaliw na siya dahil nagkabalikan na sina Wilma at Rico. Baka nga pinagtatawanan pa siya ng mga ito. Totoo bang nasa balita? Tanong sa kanya ni Pinky. Wala ka man lang may kwento sa akin. You told me about Rico's proposal. And I even saw your diamond ring. Pero napansin kong hindi mo suot yun itong mga nakalipas na araw. Hinintay ko magkwento ka pero nabalita na at lahat sa dyaryo. Wala ka pa rin binabangkit sa akin. What happened? Tumulo ang kanyang mga luha. Agad niyang pinahid ang kanyang magkabilang pisngi. Ang akala ko kasi Pinky, maayos pa namin ni Rico ang lahat. Ikinuwento niya rito ang buong pangyayari at ang nais ipagawa sa kanya ni Mrs. Alvarez. Aba, sira naman pala talaga ang ulo ng Rico na yun. Wala siyang buto. Wala siyang bahi... Nako, nakakapag-init talaga ng ulo. Sabi ng kaibigan kapag daka. He didn't even bother to talk to you? Tumango siya. Hindi pa kayo nagkakausap simula nang umalis ka sa bahay nila? Tanong uli nito. Tumango uli siya. I would have to settle this myself, Pinky. Kailangan malaman ko kung totoo man o hindi ang nasa balita. Nang sa ganun, hindi na ako nanghuhula sa estado ng relasyon namin. I think you should do that. Sang-ayon nito sa plano niya. Kailan mo naman balak kausapin si Rico? Now, sabi niya at tumayo na. Ha? As in right now? Yes. Are you sure? I need to do this. Tumalikod siya at lumabas ng kanilang opisina. Kahit nobyo niya si Rico, ay hindi siya nagpupunta sa opisina nito. Ginagawa niya yon para walang masabi sa kanya ang mga taga-istasyon. Sa halip ay itong pumupunta sa kanyang opisina. Tuloy-tuloy siya sa paglalakad habang patungo sa elevator sa lobby. Malakas na malakas ang kabog ng kanyang dibdib at nanginginig ang mga tuhod niya. Pinilit niyang magpakatatag. Kung matatapos man ang relasyon nila ni Rico, gusto niyang malinaw ang lahat. Kahit ibinalik niya rito ang kanyang engagement ring, umaasa pa rin siyang magkakausap sila at magkakaayos. Pero kung iniisip nito na ang pagbabalik niya ng singsing ang hudyat na tinatapos na niya ang kanilang relasyon, wala na siyang magagawa pa. Gusto lang niyang maging formal ang lahat. Ilang sandali pa at nasa opisina na siya nito. Dire-diretso siya sa private office nito. Pero hinarang siya ng sekretarya nitong si Melay. I'm sorry, Viana, pero wala kang appointment kay sir, kaya hindi ka pwedeng pumasok. Wika nito sa kanya. Kilala na niya ito. Naipakilala na rin siya rito ni Rico bilang nobya. I won't be long, Melay. Sabi niya. Mahimig ng pakiusap sa boses niya. I just need to talk to Rico. Pero, may meeting ba siya sa loob? Tanong pa niya.
Wala, pero I promise, I won't be long. Sabi niyang tumalikod na at kumatok sa pinto ng private office ng nobyo. Itinulak niyang pinto kahit wala pa siyang naririnig na hudyat mula rito, na maaari na siyang pumasok. Napakda siya sa naabutang eksena. Nakatayo si Wilma sa likuran ng swivel chair ni Rico at minamasahe ang mga balikat ng kaniyang nobyo. O mas tamang sabihin, dating nobyo niya? Vienna! Napatayong sabi ni Rico pagkakita nito sa kanya. Lumapit ito sa kanya. Tiningnan muna niya si Wilma bago niya ibinalik kay Rico ang tingin. Gusto ko lang maging malinaw ang lahat, Rico. Kaya ako nagpunta rito. Pero mukhang wala naman tayong dapat pag-usapan at linawin. Goodbye, Rico. Sinulyapan pa niya si Wilma. Nginitian siya nito bago siya tumalikod at lumayo na sa lugar na yon. Pinigilan niya ang kanyang sarili na maluha. Not now, not in front of Rico. Kahit labi siyang nasasaktan ng mga sandaling yon, ay hinding-hindi niya yon ipapakita rito. Narinig niya ang paulit-ulit na pagtawag nito sa kanya, pero hindi niya ito pinansin. Pagsapit sa elevator, ay pinagpipindot niya ang open button nun. Mukhang matagal pa bago yon makapanhik sa kinaroroonan niyang palapag, kaya nagpasya siyang gamitin na lamang ang hagdanan. Sumunod pa rin sa kanya si Rico. Vienna, wait! Sabi nito. Tuloy-tuloy lamang siya sa pagbaba ng hagdan. Vienna, let's talk! Galit na huminto siya at hinarap ito. Ano pa bang dapat natin pag-usapan? Nakita ko sa dyaryo ang litrato niyo ni Wilma. Tapos ngayon, inabutan ko kayo magkasama sa private office mo. And I could see you were having a good time. Vienna, it's not what you think it is. Nasurpresa rin ako nang bisitahin niya ako. Bigla siyang nag-alok na masahihin ako para daw ma-relax ako. Bago pa ako nakapagsalita o nakatanggi, naroon na siya sa likuran ko. Paliwanag nito. Oh, really? At paano mo naman ipapaliwanag na magkasama kayo the other night sa isang bar? Have you seen the news today? No, Vienna. Calm down and let's talk. Let's go somewhere. Kung gusto mong makipag-usap, ngayon na. Dito mismo tapusin na natin to. Naihilamos nito ang kamay sa mukha nito. I admit, magkasama kami ni Wilma the other night. But we were a group. You see, naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Naiipit ako. Ang akala ko, mapagbibigyan mo ang simpleng hiling ng mama ko para matapos na ang gulong ito. Pero, simpleng bagay, Rico? Putol niya sa sinasabi nito. Simpleng bagay lang pala sa iyo ang pagsisinungaling ko tungkol sa mga magulang ko. Ganun ba? Oh, come on, Vienna. Stop your dramatics. Tila nauubusan na ng pasensya na sabi nito. Ano kaya ang kakalabasan ng pag-uusap ni Rico at Vienna? Totoo kaya ang mga sinasabi ng binata sa kanya? Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Sana ay muli niyong subaybayan ang susunod na yugto ng My First Heartache. Maraming salamat po.